Hello everyone, welcome back to my channel. And today guys, excited ako sa gagawin natin ngayon or lulutuin natin kasi isa to sa paborito kong Arabic sweets. They call it omali. So, sa English yata ang tawag nila dito is bread pudding. And ito lagi yung in-order ko every time na pupunta kami sa mga Arabic restaurants. And even my son loves this omali. Kaya gagawin natin ito ngayon nang sa ganon. Yung iba dyan na paborito rin to, magagaya nyo kasi very simple lang yung gagawin nating steps. And for sure, masusundan nyo. So, ayan. Omali ang gagawin natin ngayon, guys. But first of all, I want to say thank you sa mga nag-like, nag-subscribe, at nag-share ng videos natin. Thank you so much, guys. And sa mga patuloy na sumusuporta sa akin, maraming salamat. So, let's start our omali dessert. So, ito na yung mga ingredients, guys, ng ating omali. Yan yung mga basic ingredients niya talaga na ginagamit. So, we will start with our salted butter. Ayan. And of course, our main ingredient, the puff pastry. May kita nyo sa any local markets itong puff pastry. Ayan. Dalawa yung gagamitin natin today. Also, our nestle cream. Ayan. Dalawa din. Our vanilla flavor. Of course, our condensed milk. And for our nuts, pang toppings lang ito. We will be needing pistachios, our almonds, of course, this one, our raisins, kasi ito talaga yung lagi kong nilalagay or nakikita. And this one, our shredded coconut. Ayan. So, yan yung basic na ginagamit na ingredients, guys, ng ating omali. So, guys, yung una, yun yung basic talaga na gagawin natin na umuali. Then, pangalawa, instead na yung puff pastry ang gagamitin natin, we will be using this croissant. Ayan. Ito yung gagamitin natin na parang base niya. And, of course, we will be using our cinnamon powder. Ayan. And then, the rest, same lang din. Kung ano yung ginamit nyo dun sa unang umuali flavor, ito lang din yung gagamitin natin. Papalitan lang natin ng croissant yung pinaka puff pastry. Ang pangpalit niya is croissant. So, ito guys, ang ating puff pastry, yung unang flavor natin, ilalagay natin to sa oven. Our oven is preheated to 175 degrees Celsius. And itong puff pastry, ilalagay lang natin siya hanggang maging golden brown siya para maging crispy. Ayan. Tatag nyo na siya dito sa ating baking tray. Pahiran nyo lang siya ng butter. Yan, para magiging malasang malasa. Ayan. So, okay na. Nalagyan na natin lahat ng butter. Lalagyan na natin siya sa ating oven. So, while we're waiting for the puff pastry to become golden brown, let's prepare our croissant naman. Yung croissant naman ang gagamitin natin sa baking tray, or kung may mas malaki kayo nito, guys, kasi maliit tong aking Pyrex, but kung meron kayo mas malaki nito, then gamitin nyo yon. Pahiran nyo rin siya ng butter yung sa base niya. O itong ating puff pastry, guys, pira-pirasuhin nyo lang siya. Ayan. Himay-himayin. Ayan. Kakalat nyo lang siya dito. Hanggang sa yung level niya, at least siguro mga half. Ayan. So, anuin mo lang siya dyan, guys. Medyo dagdagan lang natin kasi nga, magsasag. Pag nalagyan na natin siya ng milk, medyo bababa siya, kaya dagdagan natin. So, para sa ating milk, guys, nakalimutan namin i-mention yung milk. So, gagamit tayo ng fresh milk. So, this one is 2 liters. Ayan. So, iwa-warm lang natin yung milk, guys, kasama nung condensed milk. And kung gusto nyo ng medyo mas matamis pa, you can put sugar.
Pero kasi kami ni Daddy Moody, ayaw namin na masyadong matamis. And so, it okay na sa amin tong condensed milk. Pero mamaya lalasahan pa rin natin siya if we need to add more condensed milk. So guys, habang hinihintay natin, na-warm na natin yung milk. Maglagay lang tayo ng cinnamon. But for me, I don't like that much cinnamon. Yung iba, gusto nila ng cinnamon-y. Na maraming cinnamon, but for me, I don't want. So, mga 1 teaspoon lang nito sa akin. Yung iba gusto nila, si Daddy Moody especially, gusto niya ng cinnamon flavor. But since ako naman yung cook, ako yung gumagawa, so ako yung masusunod. Ayan. And also, ayan, ganyan-ganyan lang natin siya guys, para lang ma-incorporate yung konti yung cinnamon. And then, you will be putting also some raisins. Bago natin ilagay yung na-warm natin na milk, guys, ha? Ayan. Kung gusto niyo na maraming raisins, no problem. We can put some more. And also, our almonds, lagay din natin. Ayan. Ang ating almonds. And also, our pistachios. Ayan. And also, yung ating shredded coconut. So, depende sa inyo guys. If you want only like pistachios, then you can just use pistachios. Or if you want only your raisins, then you can just only use raisins. So, depende kung ano yung pakiramdam nyo sa araw na yun. So, after that, medyo i-ano lang natin. Halo-halo natin nang sa ganun yung iba mapunta sa ilalim. And, yan. Kasi mamaya naman to, magsasag siya pagka nilagay na natin yung winarm natin na milk. Medyo magsasag na siya. So, okay lang yan. Kung gusto nyo pang dagdagan, pwede nyo pang dagdagan. So, ayan guys, nagdagdag kami ng konti dito sa ibabaw niya. Para lang sa ganun, hindi naman natin tinipid. So now we are putting the warm milk, yung ininit natin na gatas. Lagay mo na siya. Nakadali lang, 'di ba, guys? Ayan. So tatantiyahin niyo lang kapag medyo nakikita mo na yung ibabaw ng milk na ganyan. Okay na 'yan. Ma-absorb niya na 'yan pa konti-konti. Yan. Oh, ayan na ang golden brown na puff pastry, guys. Alisin na natin siya dito. Na siya. So, palamigin lang natin siya konti bago natin siya durugin. At ilagay natin dun sa ating baking pyrex. Sa ating pyrex. Ayan. Medyo palamigin lang natin siya ng konti. So, para sa ating toppings, guys, para dun sa dalawang ginawa natin, yung sa puff pastry at saka sa croissant, gagawin na natin siya. Kaya, we will be using 4 Nestle cream. And then, isang condensed milk. So, ito yung pinaka-toppings niya. Ayan. Paghaluin lang siya. Ayan. So, halo-halo lang yan. And again, depende na naman to sa panlasa nyo. Kung gusto nyo ng mas matamis pa, pwede nyo pang dagdagan to ng condensed milk. Halo-halo nyo na siya, guys. Ibuhos nyo na siya dito sa ating ginawang croissant. Ayan. So, i-level mo lang siya, guys. And we will be putting this in our oven for like 15 to 20 minutes. Parang magbabrown lang siya yung dito sa pinaka-ibabaw niya. Pababrownin lang siya natin. And then, this is ready to serve. So, ayan. So, habang nakasalang, guys, yung ating croissant, ika-crush lang natin itong ating puff pastry habang malutong pa siya. So, ito yung puff pastry na in-oven natin kanina. Ayan, oh. So, habang malutong siya, ika-crush mo lang siya. Then, ilalagay na natin siya sa ating baking tray. So, naglagay tayo dito sa ating baking pan ulit ng butter, guys. Then, after nyan, lagay na natin ang ating yung puff pastry na crush natin. Ayan, or yung dinurog-durog natin. Ito yung puff pastry.
Yung natira natin guys na pang na gatas na pina-warm natin kanina, this time lalagyan natin siya ng 1 tablespoon of vanilla flavor para sa ating puff pastry yan. So yan yung natira kanina. Then mix lang siya ulit. Same procedure guys, gaya ng ginawa natin sa ating croissant, lagyan after natin malagay ng mga nuts na gusto mo, kung ano yung preference mo na nuts. Then, lagyan mo na siya ng milk na ginawa natin. After nyan, ilalagay mo na rin yung pang toppings na cream. And then, lagyan mo na rin siya ng pinaka nuts niya sa pinaka ibabaw niya. That's it. And then, we will oven it also same like what we did on the first one. So, fresh from the oven guys, here's the puff pastry. And the other one is the croissant. Ayan. So, medyo mainit pa siya. Medyo palamigin lang natin ng konti and we will taste it. So, titikman na natin siya, guys. Nag-cut na kami dito ng para sa croissant and this one is the puff pastry. So, here's our croissant. Here's our umali, guys. We will ask Daddy Moody to taste it since there's two kinds. One is puff pastry and the other one we use croissant. So, you will taste which one is better because he knows better guys than us because this is originate in Egypt, huh? All Arab countries they... No, but which one is ano? But I don't know which one is the croissant. I think this is the croissant. Yeah. Huh? You know? That is the puff pastry. Patigman natin siya. So, which one is nicer? Both nice. Huh? Yeah, both. No, but which one is better? It's good for you? That one I like. The puff pastry? No. I think this is not the puff pastry. This is the croissant. That one nice. Is the croissant is nice? Then the puff pastry? Maybe because it's creamer. You know what we call this one? The one who's eating this one has no teeth. I have still teeth. So, tingnan natin, guys. That is the croissant niya. The other one is the puff pastry. So, ayun na nga guys, ang Arabic dessert natin and we call it omali. I hope you will try this recipe. For me, the one I like is the puff pastry but si Daddy Moody gusto niya yung croissant. Hindi ko alam kung bakit pero parehas lang. And hindi namin siya masyadong tinamisan kaya perfect na perfect siya. So, I hope you will try this recipe guys. It's very easy to do and for sure magugustuhan yan ng bata at matanda na pang dessert. Lalo na sa may, mga occasions sa Pasko or birthdays, pwedeng-pwede siya. And hindi siya masyadong mahal. Yung ingredients niya hindi masyadong mahal. So, kapag wala kayong mahanapan na croissant or puff pastry, you can use the normal bread. Yeah. So, thank you so much sa pagsama niyo sa amin, guys. And I hope I will see you all again sa susunod nating mga iba pang lulutuin. God bless you all, guys. Keep safe always and we love you.